Gold more earning once again, mga kadiwa. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Papunta po tayo ngayon sa ating pong pinagawang rocket stove na po pwede po nating maging negosyo. Mga kadiwa at karabiteng, samahan niyo po ako para po sa isa na naman pong opportunity sa ating lahat kumita. Let's talk business! Presenting mga karabiteng at mga kadiwa. Running out of gas? Expensive LPG? No worries, I got you covered. For an open space, of course. This is our affordable, economical, and easy-to-use rocket stove. Pwede po natin siyang gamitan ng mga kahoy, lalo na po kung nasa farm po kayo. Yung mga kahoy po natin, po pwedeng-pwede po natin siyang gamitin. Pwede rin po ang charcoal o uling. Kesa po ibasura natin yung ating pong mga kahoy na nakukuha po natin sa farm, pwedeng-pwede po natin siyang gamitin dito. So, ganitong pong klase ng mga kahoy lamang po, pwede nyo na po siyang mapakinabangan. Kesa naman po, itapon natin. Napakalaki po ng ating pong matitipid. Konting kahoy lang po ang gagamitin natin. Marami na po tayong maluluto. Easy to use. Papel lang po ang gamit natin dito. Ilagay lang po natin ang mga papel dito po sa kanya pong pinaka-cabinet. Sindihan po natin. Make sure lang po natin na talaga pong apoy na apoy na yung ating papel. At saka po nating ilagay sa kanya pong lagayan. Ayan, paapuin po muna natin siyang mabuti. Then close po natin siya. Kung mapapansin niyo po at makikita, nandun po yung apoy sa ilalim. Siya po yung magsisilbi nating paningas para po sa ating pong mga kahoy. Kung napansin niyo po kanina, konti lang po yung papel na ginamit natin. Mabilis po siyang nagningas. Dahil po dry ang ating pong mga woods na ginamit, mabilis po siyang naapuyan. Hindi na po natin kailangan ng maraming effort. Paalala lang po, mga kadiwa at karabiteng, outdoor use po ito ha! Dito po, sa Rabiteng Buwan Integrated Farm, marami po kaming tanim na mangga. Kaya po yung mga sobra po nilang sanga, yun po yung gamit-gamit namin dito. Saka lang ito. Napakabango niya kapag sinusunog na. Siguro may scientific method dito na kapag ganito, ang gamit mong kahoy sa pagluluto, nakakadagdag flavor siya sa ating mga lutuin. Heavy metal siya mga kadiwa at karabiteng. Ayan, meron pong bintana. Ito po ang magsisilbing pasukan ng ating pong hangin. Kasi po kailangan din po ng hangin ang apoy para continuous po yung apoy niya. Masusopokit po siguro ang apoy kapag hindi po natin ito binuksan. Hindi po tayo makakakuha ng maganda pong lingas. I'll put the description down below. Dimension at sukat po. Pati na rin po ang kilo. Itong pong ating pong rocket stove. Sa ngayon po, dinadagdagan ko po siya ng ibang klaseng kahoy. Ito po yung tinatawag po natin na kawayan. Maganda po kasi ito na parikit. Naintindihan niyo po ba yung parikit? Maganda po kasi ito pang dagdag lingas sa ating pong mga kahoy. Ito po yung mga dried bamboo. So ayan po, continuous po yung apoy niya. Isang papel lang po ang ginamit natin dyan. Ayan na po siya ngayon. Easy to use and affordable.
Sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan po nating matutong magtipid. At hindi lang po yun, pwede po natin itong gawing negosyo. 1,600 pesos lang po ang kuha natin dito. Ibinibenta ko po siya ng 1,675 para may kita naman po tayong 75 pesos. Galing pa po ito sa probinsya at binabiyahe ko po siya papuntang Manila. Pangga sa tollgate na lang po eh. Kailangan po talaga nating kumita. So ayan po, palayok po ang gamitin natin. Naniniwala po ba kayo na kahit po ano po ang lutuin ninyo sa palayok, ay napaka linamnam po talaga. Kung magpapalambot naman po kayo sa pressure cooker, pwede rin po ang pressure cooker dito. Pero please be reminded po ah, mangingitim ang ating pong pressure cooker. Kahit naman po sa uling natin gamitin, pareho lang naman po na mangingitim ang puwit po ng ating pong pressure cooker. So please be reminded of that. Ako po, palayok po ang gamit ko. Ayan, nakita nyo po, hanggang gabi, pinaglulutuan namin siya. Mula tanghali hanggang hapunan namin. Sobrang tipid. Ang dami na po naming naluto. Mga kadiwa at karabiteng, please like and share our video. Opo, i-share nyo po para po makita po ng iba po nating kababayan na meron pong kalan na ganito na kung saan makakatipid sila. Please don't hesitate to comment down below. If you are interested to do this kind of business, usap po tayo. Stay safe mga kadiwa at karabiteng. Have a great day ahead! Thank you!